Okay mga katrami, ngayon pupunta tayo sa Bikutan, SM Bikutan, kasi doon daw malapit yung che-check up natin sa sasakyan. Si Sir nga pala yung magpapasama na bumili nung second hand cars. Ang i-check nating unit is yung Chevrolet Captiva, hindi, Chevrolet Trailblazer. Yun, yung i-check natin. Then, after nun, i-road test din natin, i-scan and visual check yung inner and outer and the engine bay. Yung mga dapat i-check, yung mga langis, yung mga brakes, and the under chassis, engine, and fluids, and whatsoever na pwede natin ma-check in visually. And then yung scan, makikita natin kung may mga problem sa mga sensor, electricals, yun yung mga i-check natin pag nandun na tayo sa unit. Stay tuned lang kayo dyan at babiyahin na tayo. Pagpapasin natin itong alternator. Okay guys, welcome back to our channel. Rescue na naman tayo. Okay guys, nandito na tayo sa unit. Yan, sine-check na natin yung buong paikot ng ano sa issue nito, sir? Trailblazer. Ayan nga pala yung issue. May bangga yan, pero hindi naman siya yung malakas na pagkakabangga. Kaya pero ipifix na nila to? Headlight lang nabasag. And then, hindi naman nayupit yung mismong body. Magkano asking price? Yan yung issue niya. Pero bibili ni sir, nagkaroon na silang negotiation. Magkano yung presyo? Yan, sinecheck lang natin yung buong paikot kung ano yung mga na-damage, kung magkano yung estimated na pwedeng gawin at ang mga kailangan palitan, yung nakita natin dito. Yan. Ngayon, i-scan naman natin ngayon kung ano yung lalabas na trouble codes. Yan, scanning. Try natin kung yan, i-manual ano natin na lang. I-manual scanning natin kasi hindi siya nag-automatic. Dali lang naman i-select yan, yung year model and then kung anong model ng sasakyan natin. Yan, ang tidakbo is 13,000 lang, batang bata. 2021 model nga pala, i-check. Yan, scanning, yan lumabas na Trailblazer 2020 ang model, pero 2021 acquired. Yan, yun, meron nang nakitang trouble codes. DCM. Yan, scanning natin, dami. Step sync ko, no? Pero sa engine, sa ECM, wala naman lumabas. Yan, kung makikita nyo. Yung sa BCM lang, meron. And then, yung sa parking, yun, yung lumabas yung parking assist front sensor left. Yun yung sa and may lost comm na lumabas, pero hindi naman siya major problem kasi more on yun sa harap lang yung nagkaroon ng problem, yung mga headlight, signal lights, kaya yun yung yan yung ambient temperature. Meron din kasing ambient temperature yan doon, kaya na-damage din yun siguro. Ano lang related yan yung sa mga trouble codes na lumabas. Punta tayo sa read data stream. Check natin kung may kita rin ba yung may problem yung mismong chassis. Ano, okay yung bawat sensors. Ano lang sir, mga ABS lang. Sa engine to. Visual engine. Check lang yun eh. Natin select all. Pero usually yung error na nakuha dyan, yan, na detect na is mga dun tayo sa sa body. Ay, sa engine front speed. Yan. Okay naman. Okay naman. NTO. Tinignan lang natin dito yung mga resets function niya, pati yung actuation test. Sa ECM wala
ano naman siya, kulay green. And okay, naniska naman natin, pinaandar at tinitignan kung ano yung magiging problema kung nasa operation. So far, nag-observe naman tayo medyo matagal. Sinek din natin yung mga langis, coolant, and engine oil, brake fluid. Yan, okay naman so far kasi lahat naman nag-check natin. Kaya, yan. So good.